Nangangamba ngayon ang ilang tindero ng gulay kung paano nila ibebenta ang kanilang mga inimbak na paninda dahil sa bagyong Betty. Si Clazel Pardilia sa Detalye Rise and Shine. Clazel. Nangangamba si Obet na baka mahirapang makahakot ng gulay dahil sa bagyong Betty. Kaya nagsiguro na siya at nagdagdag ng binili mula sa kanyang supplier sa Cordillera na maagang nag-ani. Early harvest nga kasi para iwas din sa lugi, especially ang mamahal ng mga fertilizer ngayon. So kailangan natin talagang i-harvest agad kasi may kalabidad na paparating. Yun nga lang, halos hindi ramdam ang epekto ng bagyo. Tulad ni Obet, problemado ang ilang negosyante paano ibebenta ang sobrang gulay na mas mahal nilang nabili. Yung carrots po kasi dati 45, 55 ganun. Ngayon po 70, 75. Tapos yung patatas po dati po 60, tapos ngayon 75. Pag marami, mas nasisiraan po kami ng gulay. Ayon sa Department of Agriculture, kung direktang tatama ang bagyong Betty sa mga rehiyon ng Ilocos, Cagayan, Central Luzon at Cordillera Administrative Region, higit 234,000 hektaryang pananim ang posibleng maapektuhan. Pero wala pang natatanggap na report ang DA sa pinsalang dulot ng bagyo. Kaya ngayong inalis ang suspensyon sa pagtatanim sa Cagayan Region. Imbes kasi na makasira, ay nakatulong pa ang panakanak ang pag-ulan sa ilang sakahan. Nakaraan tayo ng summer season. So yung two-day amount ng ulan na receive ng region ko, beneficial siya. Kung makakapagtanim sila ngayon, dahil nagsisimula na rin ang pag-ulan-ulan, tamang-tama ito to be harvested bago dumating itong sinasabi nating peak ng El Nino sometime October, November. Sabi ng Hydrometeorology Division ng PAGASA, bahagyang tumaas pa ang level ng tubig sa Ambuklaw Dam sa Benguet, San Roque Dam sa Pangasinan at Pantabangan sa Nueva Ecija na nagsusuplay ng tubig sa mga irigasyon para sa agrikultura. Pero ang level ng dam sa Magat sa Isabela at Angat sa Bulacan ay bumaba ang level. Ang tubig nga na bumagsak sa Angat Dam, di pa kayang punuin ang isang Olympic size na swimming pool. Yung concentration ng mga pag-ulan is nandun lang sa rain clouds nung si Typhoon Betty. So yung mga outside dun sa halos mga patak-patak lang. Yung iba hindi pa natatapat doon sa mga reservoir natin o doon sa watershed ng mga dam. So hindi sapat. Ayon sa PAGASA, higit isang bagyo pa na magpapaulan sa Angat Dam ang kinakailangan para mapuna ng sapat na tubig ang naturang dam. Samantala, pinag-aaralan na ng National Water Resources Board ang bagong alokasyon ng tubig mula sa Angat Dam na ibibigay para sa mga irigasyon at sa mga consumer sa darating na June 1. Clazel Pardilia, para sa Bayan.